Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito yung pinakalatest, mga kaaldab, na mga kaganapan po. Nakapagtataka dahil agad-agad nag-confess nga po si Alden Richards kay Father Jeff, mga kaaldab, na sinasabing spiritual advisor din daw po ni Main Paul Carson. Bakit nga po ba agad-agad nagtungo si Alden Richards para mag-confess kay Father Jeff? Dito pa lang may mali na, no? Sabi ko nga po sa inyo, ako, pagdating sa pagbibigay ng update sa mga kaganapan, 101% updated po tayo. Tapos sasabihin nila na kumbaga walang ganto, walang ganon, si Father Jeff at si Alden, ano lang, mas pabor si Father Jeff sa Itbulaga. Well, wala naman pong problema yun eh, kasi si Father Jeff sa Itbulaga, siya rin po yung spiritual advisor. At kay Alden Richards, siya rin naman po ang spiritual advisor nito. Kaya nga po si Mengay, ganun din. Kaya nga po minsan pumupunta dyan si Congressman Arjo para daw po kung nga rin mapasama ni Mengay. Pero ang pinakanaan dyan ay si Alden Richards. Kaya nga tanong, ano nga po ba iko-confess ni Alden Richards kay Father Jeff? Hindi po ba? Ito yung mga maganda na kung matatandaan nyo, agad-agad may mga kumakalat sa social media na halatang halata naman po na scripted po yon. Kaya nga po nag-confess si Alden Richards para nga po kumbaga mabawasan yung mga kumbaga ginagawa niya. Parang ito yung way niya para makita ng tao, makita ng mga followers o mga fans niya na parang may kinumpes si Alden Richards na hindi maganda. Hindi po ba dito sasabihin niya lahat kay Father Jeff yung mga bagay-bagay na ayaw niyang gawin na kailangan dahil sa pelikula. Kailangan niyang sabihin, ilabas yung mga bagay-bagay na kumbaga itinatago niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kaaldab, dito pa lang panalo na si Mr. Destiny. Dito pa lang ramdam nyo na ako yung wagi. Kaya lang, syempre, may mga bagay-bagay po na mahirap nga po talagang ipaliwanag. May mga bagay-bagay nga po na kapag si Mr. Destiny nagbibigay ng mga update, talaga naman pong maraming guilty. Maraming inis na inis. Pero yung ina-update ko naman po, base rin naman po sa mga nagaganap at nangyayari. Hindi naman po porket nag-post si Mr. Destiny, hindi naman porket naglabas ng update si Mr. Destiny, hindi, kumbaga hindi pinag-isipan, hindi, kumbaga parang mailabas lang. Di po ba? Yan kasi yung sinasabi nila. Yan kasi yung pinapaliwanag nila na ayan, si Mr. Destiny, puro lang yan fake news, puro lang yan paasa, walang mga update yan na maganda, puro lang ganito, puro lang ganoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay po na kailangan ko itong ipaliwanag, kailangan ko itong sabihin, at kailangan ko po itong iparamdam at paipakita. Bagamat maraming mga taong gigil na gigil at galit po sa channel ni Mr. Destiny, okay lang naman po yun eh. Di po ba? Real talk, mga kaaldab. Kaya nga po ako hindi basta-basta nagpapa-apekto. Hindi ako basta-basta nagpapatinag. Lalo na nga po sa mga taong nagpapakalat ng wala nang aldab, bakit ayaw mo pa mag-move on. Wala naman pong problema kung wala na pong aldab eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap nga po talagang sabihin at ipaliwanag. Gaya nga po ng mga napapanood ninyo. Hindi naman po magkukumpisal si Alden Richards nang wala lang. Hindi naman siya pupunta agad-agad. Uunahin niya si Father Jeff pagdating niya ng Pilipinas. Alam niya kasi na marami kasi mga tao ang
kumbaga, nagtataka, napapaisip din po sa mga nangyayari at nagaganap. Pero nang dahil po sa pagkukumpes ni Alden Richards na mayroon siyang mabigat na pinagdadaanan. Kasi kung hindi naman po mabigat yung pinagdadaanan niya, eh po pwede naman po sa makalawa o sa susunod na siya pupunta kay Father Jeff. Pero alam niya na mabigat yung kumbaga nagawa ni Alden, lalong-lalo na nga po para sa Aldab Nation. Kaya agad-agad nag-confess siya. Dito pa lang mga kaaldab, parang may mali na, no? Dito pa lang masasabi niyo na talagang yung hindi totoo lahat po ng mga kumakalat patungkol po sa kanila ni Catherine Bernardo. Real talk mga kaaldab, kaya yung mga nagpapakalat ng mga fake news, normal lang po yan. Lalo na po yung paghalik ni Alden, scripted po lahat yon. Wala po kayong makikita na ginawa nila yun off-cam. Dapat po off-cam ginagawa yun, di po ba? Kasi sinasabi nilang tago ang relasyon nila. Eh, parang pinakita na nila yan. At parang inilantad na nila Alden at ni Catherine sa mga ginawa nila. Kaya common sense na lang po sa mga hindi nakakagets na mga binabalita ni Mr. Destiny. Tapos si Mengay, pinakita yung bahay. Nag-post ng maganda. Nagbigay ng update. Nagbigay ng mga, kumbaga mapapaisip ka. Although wala po siyang sinasabi na ganito-ganyan, at least ramdam mo. Ganun din naman po si Alden Richards. Wala naman po siyang binanggit. Wala naman po siyang sinabi patungkol sa kanila ni Catherine Bernardo. Pero iba na po yung sinasabi po sa social media. Iba na po yung pumuputok, iba na po yung mga balita. Kaya siguro naging aware si Alden Richards. Siguro alam niya na marami mga mamis ang disappointed sa ginawa niya patungkol nga po kay Catherine. Kaya nga po ito ang ginawa niya agad-agad. Pumunta siya kay Father Jeff at nag-kumpisal siya. Kaya nga ang tanong, anong mabigat po na kinumpes ni Alden Richards kay Father Jeff? Para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Hindi naman po kasi magkukumpes ang isang tao kapag ka alam niya na wala pa siyang nagawang hindi maganda. Alam niya na hindi siya nakagawa ng kumbaga kasalanan sa mata ng tao at sa mata ng Panginoon. Kaya nga po sabi sa inyo, nakakapagtataka, nakakagulat na mas inuna niya to kaysa pumunta sa mga kumbaga gagawin niya. Ibig kong sabihin, sa taping ng Pulang Araw, sa presko ng bago niyang pili, yung katatapos niyang pelikula, yung Out of Order, pero kay Father Jeff po agad-agad silang pumunta eh. Hindi po ba? Parang may mali. Hindi po ba? Parang kakaiba naman to na sa dami ng pupuntahan mo, ay kay Father Jeff ka talaga pumunta. Kaya nga po medyo kino-question yung mga sinasabi niya ngayon o yung mga nangyayari ngayon sa Canada, sa pelikula nga po ng Hello Love Again, na parang may mali, parang kinukumpisal ata ni Alden Richards ang maling mga nagawa niya o gagawin pa para po sa pelikula ng Hello Love Again. Walang gandito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin, ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.